Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanakad at matakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. At alam niyo naman ito, I respected the rule of law, despite the pain and the injustice of it all. I confronted the charges head on, and I went through and endured the whole process. Nagpapasalamat po ako unang-una sa ating mahal na Panginoon for His grace of freedom, permanent or full freedom and vindication, na hinding-hindi niya po ako pinabayaan all throughout my journey and ordeal. Salamat din po sa aking legal team for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated spurious charges. Salamat din po kay Honorable Judge Henner Guito for his strong sense of justice and fairness. Napakalaki po o malaki pong bahagi ng aking pagkamit ng hustisya ang makalaya ako ng lubusan. Sa aking pamilya, maraming salamat sa pagmamahal. At sa inyong lahat na hindi bumitiw, for believing in me and in my innocence and in the causes that I've been fighting for, maraming salamat. Sa taong bayan na tumutok sa mga kaso ko, salamat po. At sabay-sabay pa nating tutukan ang paniniguro na mababayaran ng mga abusado sa kapangyarihan at mga umalipusta sa mga karapatang pantao. At ito po ang message ko sa dating Pangulo, kay Ginoong Duterte. Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila noong nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay, pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Isa po ako na nakadanas niyan, na walang katuturang pagpapakulong. Sa mga sumusuporta po sa akin, huwag po kayong mawawala. Dahil pagkatapos ng 7 taon, mas handa po ako na ituloy ang laban. Let's pray together. Let's work together. Let's fight and win together. Tuloy ang laban. Ma'am, yung sinasabi niyo po na tuloy ang laban, does this mean that you are going to run for the Senate? No, I have no decision. I have no decision yet. What I meant by tuloy ang laban, contra justices and sa oppression. Ang dami nga po mga naging victim ng injustice and oppression. Yun po ang ibig kong sabihin. What's next? Well, I'm still really adjusting sa buhay ko ngayon, lalo na ngayon na talagang complete freedom na ito para sa akin. Marami po ako mga engagements ngayon at nagtuturo naman po ako ngayon, and babalik po siguro ako sa practice, although limited capacity, and
Tutulong pa ako siyempre sa Liberal Party because I happen to be the spokesperson of Liberal Party. In fact, ito, this is such a meaningful time for me also because it coincided with the third death anniversary of the former president, Benigno S. Aquino the third. How about na, you know, si Pinoy? So namimiss ko nga po. I'm sure he was with us sa courtroom kanina in spirit. How about sa ICC, ma'am? Meron po ba kayong gustong sabihin? Tumutulong po ako dyan. Tumutulong po ako. And kaya nga po, yung naging mensahe ko kay Ginoong Duterte ay siya ngayon ang mananagot. Kailangan panagutin. Dahil wala namang nangyayari dito sa Pilipinas. Konting-konti lang yung na-prosecute at nako-convict nila. At nandyan ang ICC. Tumutulong po tayo. I've been saying that na handang-handa po ako na tumulong talaga sa ICC para makamtan ang hustisya ng mga naging biktima. Maraming salamat. Thank you, ma'am. So technically, wala na pong lahat, no? Lahat ng cases. Ano na? Wala na po because the grant of our demerit to evidence, that is tantamount to acquittal. Alam niyo po na tatlo yung naging drug cases ko. Nag-grant yung demerit to evidence ng isa, na-acquit ako totally sa isa. Ito naman ngayon, another grant of demurrer, which is tantamount to acquittal. Meron pa nga ho kaming isang case na maliit na kaso, yung disobedience to subpoena, or to summons, disobedience to summons, na napakatagal na. Kaya dinismiss na po ng RTC. Sa METC po yon. Nung hindi po dinidismiss ng METC, inakyat po namin yun, inakyat po ng aking mga abogado sa RTC, and invoking my right to speedy disposition of case or speedy trial. Dahil na minor case lang, na imposable penalty nga, is just, I think, 6 months. And then tumagal ng 7 taon, tumatagal ng 7 taon. So buti na lang po, nagpapasalamat din po kami sa RTC Quezon City na binagbigyan po yung aming petition na tuluyan na rin pong dinismiss yung kaso na yan. Isa so lang all po yun, of yung this, disobedience. Yes. So all of these criminal cases are hot. So I'm so happy. You go up to be one? Yes. Yeah, I've been going there once in a while. Binibisita ko ang mami ko. Thank you. Sa kayo po. Sa mga, meron kaming meeting yung lawyers. Kasi sa mga next moves, pag-usapan. Yes, are you contemplating to file it? Nandito po sa Trump. Oh yes. My lawyers have been studying that already. And there are still other cases that I've asked them to study. Isa nga po, we will announce it in due time. Okay. Kasi pinag-uusapan yan, pinag-aaralan yan. So when pag ready na po, i-announce po namin yan. Aside from Duterte, sino po yung respondent? Thank you, ma'am. Thank you.